Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ituturo ko po sa inyo ang isang approach ng pagpapabasa. Ito ay ang marungko approach na tinatawag na masyaw. Ang mga tunog ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging letra o simbolong pasulat. Maaari rin namang maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito. Ibig sabihin lamang na isang tunog ay kumakatawan sa isang letra at ang isang letra ay may sariling tunog. Ano nga ba ang marungko approach? Ito ay gumagamit ng 28 letra ng makabagong alpabetong Filipino na itinuturo sa ganitong pagkakasunod-sunod. Mauuna po rito ang M, A, S, I, O, B, E, U, T, K, L, N, G, N, G, P, R, H, W, C, F, D, J, Q, V, X, N, Z. Ang unang letra ay M. Ang M na tunog ay nalilikha sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga labi habang ang hangin ay lumalabas sa ilong. Ganito po bigkasin ang tunog ng letrang M. Sabayan niyo nga po ako. Kayo naman. Magaling. Ang susunod ay ang letrang A. A, 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 A. Sabayan niyo po ako. A, 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 A. Kayo lang. Sana po sumabay po tayong lahat. Salamat po. Upang mas tumatak sa mga bata ang mga itinuturo natin, ay mas maigi kung ituturo natin ito sa pamamagitan ng kanta. Ganito po ang kanta. Ah, si Angela ay isang anghel. Ah, ah, si Angela ay isang anghel. Ah, ah, avocado, atis at adobo ang paborito. Ah. Tayo naman, sabayan niyo po ako. Ah, si Angela ay isang anghel. Ah, ah, si Angela ay isang anghel. Ah, ah, avocado, atis at adobo ang paborito. Ang susunod po ay ang letrang S. Ano nga ba ang tunog ng S? Ganito ang itsura ng ating mga ngipin at labi. Ang labi ay bahagyang nakabuka at ang ngipin ay magkadikit. Ang magkabilang gilid ng dila ay dumidikit sa itaas ng ngipin. Magpalabas ng hangin mula sa dulo ng dila at sa pagitan ng itaas at ibabang ngipin. Okay. Ganito po ang tunog ng S. Sabayan niyo nga po ako. Kayo naman. Salamat. Ang susunod ay ang letrang I.
Ganito po binibigkas ang tunog ng I. I, 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 I. Sabayan niyo po ako. I, 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 I. Kayo naman. Salamat. Narito naman ang kanta para sa letrang I. Ayon po sa tono ng Ako si Takuri. Ako si letrang I, payat na matangkad, mababa na may tuldok, ako ay si letrang I. Pag ako'y binigkas mo, ang sasabihin mo ay i-i-i-i-i-i-i-i. Sabayan niyo po ako. Ako si letrang I, payat na matangkad, mababa na may tuldok, ako ay si letrang I. Pag ako'y binigkas mo, ang sasabihin mo ay i-i-i-i-i-i-i-i. Kayo lang. Salamat po. Ang susunod naman ay letrang O. Ibuka ang bibig ng pabilog at bigkasin ang letrang O. O, 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 O. Sabayan nga po ako. O, 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 O. Kayo naman po. Marami pong salamat sa mga sumabay. Ito naman ang kanta para sa tunog, O. Ayon sa tono ng kanta na Are You Sleeping? Alam niyo po ba ito? O, 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 So, O, 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 So, mataba, malaki, palahiboy malambot, palahiboy malambot, kekembot, kembot, kekembot, kembot. Sabayan niyo po ako. O, 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 So, O, 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 So, mataba, malaki, balahiboy malambot, balahiboy malambot, kekembot, kembot, kekembot, kembot. Kayo lang. Ang gagaling! Ngayon naman ay ang letrang B. Ganito po ang itsura ng ating mga labi. Nakatikom ang mga labi. Ganito po. Sabayan niyo po ako. Kayo lang. Magaling. Ang susunod naman ay ang letrang I. Nakabuka ang bibig na mistulang nakangiti. Kita ang mga ngipin sa itaas. Natatakpan ang mga labi ng mga ngipin sa ibaba. Ang dila ay nasa loob ng bibig sa ilalim ng ibabang mga ngipin. Ganito po. E, 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 E. Sabayan nyo nga po ako. E, 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 E. Kayo lang. Salamat po. Ang susunod ay ang letrang U. Ayan, ang batang nakanguso. Ngunguso lang po tayo. U, 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 U. Sabayan nyo nga po ako. U, 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 U. Kayo naman.
Marami pong salamat. Ang susunod ay ang letrang T. Ang dila ay nasa pagitan ng taas at babang ngipin na may kasamang paglabas ng hangin. Sabayan niyo po ako. Kayo naman. Tutubi ang nakita ko. Tutubi ang nakita ko. Sabay-sabay po tayo. Tutubi ang nakita ko. Tutubi ang nakita ko. Kayo lang. Galing. Ang susunod ay ang letrang K. Bahagyang ibuka ang bibig upang makalabas ang hangin. Pangalawa, hayaang lumabas ang hangin sa bibig at panandaliang pahintuin ito sa pamamagitan ng pagbuga ng hangin ng mabilisan. Ang dulo ng dila ay nasa likod ng ibabang bahagi ng mga ngipin sa harapan. Okay, ganito po. Sabayan niyo po ako. Kayo naman. Salamat. Ito naman po ang kanta para sa letrang K. Ako ang letrang K sa tono ng Gowin Bulilit. Ako ang letrang K, ako ang letrang K na may tunog na k-k-k. Okay, yun lang. Sabayan nyo nga po ako. Ako ang letrang K, ako ang letrang K na may tunog na k-k-k. Okay. Kayo lang po. Salamat po. Ang susunod na letra ay L. Ibuka ng bahagya ang bibig at i-relax ang mga labi. Ilagay ang dulo ng dila sa pangitaas na mga ngipin. Sabayan nyo nga po ako. Yan, kayo lang po. Salamat po. Ang susunod ay ang letrang Y. Dumidikit sa matigas na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Ididikit natin yung matigas na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Yan. Ganito po kung paano bigkasin ang tunog ng Y. Y. Sabayan niyo po ako. Y. Kayo naman. Salamat po. Ang susunod na letra ay N. Ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngiping itaas. Okay? Sabayan niyo po ako. Kayo naman. Magaling.
Ang susunod, ang letrang G. Ganito po binibigkas ang tunog ng letrang G. G, 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 G. Sabayan niyo po ako. G, 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 G. Kayo lang. Ayan. Salamat. Ibang tunog ng letrang G ay tunog ng letrang H at J. Tatlo po ang tunog ng letrang G. Ang una ay G, yung sinabi ko kanina. Ang pangalawa ay yan yung tunog ng letrang H at J. J, J. Okay? Halimbawa sa letrang H ay Heronimo. Heronimo, hindi Geronimo. Heronimo. Susunod ay Gemma. Sa tunog po ito, ayon sa tunog ng letrang J. Gemma, hindi Gemma. Okay? Gemma. Ang susunod ay ang NG. So, ang tunog ng NG ay ganito. Sabayan nyo nga po ako. Kayo lang. Magaling. Okay, ang susunod ay ang letrang P. Sabayan niyo po ako. P, 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 p. Kayo lang. Mahusay. Ang susunod ay ang letrang R. Dila sa bandang itaas ng bibig, itunog sa pamamagitan ng pagpilantik ng dila ng kaunti, dapat may kiliting mararamdaman. So, parang nagva-vibrate yung ating dila. Okay, sabayan niyo po ako. Kayo lang. Salamat. Okay. Ito naman ang kanta para sa letrang R. Ayon sa tono ng Are You Sleeping? Rosas, rosas, si Roman may rosas, si Roman may rosas, para sa inang si Roma, para sa inang si Roma, ang rosas, ang rosas, sabayan niyo po ako. Rosas, rosas, si Roman may rosas, si Roman may rosas, para sa inang si Roma, para sa inang si Roma, ang rosas, ang rosas. Okay, kayo naman. Okay, salamat po. Ang susunod ay ang letrang H. Ang pagsasatunog ng letrang H ay ginagawa sa pamamagitan ng paghinga ng palabas ng nakanganga. Yon, sabayan niyo po ako. Habang nakaharap sa inyong katabi. Okay. Kayo naman.
Mabango po ba? Salamat po. Ang susunod ay ang letrang W. Gayahin natin na sa larawan. W. Sabayan niyo po ako. W. Kayo lang. Salamat po. Ang susunod ay ang letrang C. Pero, ang tunog nito ay kapareho ng letrang K. So, ano nga ulit kanina ang tunog ng letrang K? Okay, ulitin niya natin. Kayo lang. Ayan, salamat po. Ang tunog ng letter C ay dalawa. K at S. Kasing tunog din ng letrang S. Kapag ang salita, kapag ang kasunod ng letrang C ay A, O, or U, ang tunog ng letrang C ay K. Kasing tunog ng letrang K. K. Katulad ng Carlo, Kalamba, Carbonara, Carmelita, Carmen. Sako, Concepcion, Consolacion, Corazon, Cornelio, Cotabato. Sa C at U, Cubao, Cuneta at Cuasito. Narito ang kanta na para sa tunog ng letter C na K. Okay, alam natin itong lahat. Bumtaratsi, bumtaratsi, tararat, tararat, K, K, K. Okay, ulitin natin, sabayan niyo po ako. Bumtaratsi, bumtaratsi, tararat, tararat, K, K, K. Yan, kayo naman. Yan, marami pong salamat. Sunod naman ay ang letter C na ang tunog ay S. Kasing tunog ng letrang S. Kanina ay kasing tunog ng letrang K. Okay? Pag ang letrang C ay kasunod ang letrang E, I, or Y, o Y, ang tunog ng letrang C ay S. Okay? Katulad ng, ayan, C and E. C at E. Cebu, Cecil, Cesar, cellphone. C at I. Cielo, Cielito, city. C at Y. Cindy, Cynthia, cyber. Ang susunod naman ay ang letrang F. Pinagdidikit ang dulong ngipin sa itaas at ibabang labi. Ilabas ang hangin sa gitna ng itaas ng ngipin. Ayan. Sabayan nyo nga po ako. Kayo lang. Ayan, salamat po. Ang susunod ay ang letrang J. Okay, ganito po ang tunog ng letrang J.
Sabayan niyo nga po ako. Kayo naman. Maraming salamat. Ito naman ang kanta para sa letrang J. Pamagat ay sina Jun at Jaja. Ayon sa tono ng Ako ay May Lobo. Ganito po yan. Sina Jun at Jaja ay parehong bata. Sila'y tumutulong sa kanilang pamilya. Kung kaya sila ay mahal ng kanilang magulang, kung tawagin sila ay Chun at Chja. Okay, ayun po, sabayan niyo po ako. Sila Jun at Chja ay parehong bata. Sila'y tumutulong sa kanilang pamilya. Kung kaya sila ay mahal ng kanilang magulang, kung tawagin sila ay Chun at Chja. Okay, kayo lang. Ready, go! Ayan, marami pong salamat. Ang susunod ay ang letrang D. Ilagay ang dulo ng dila sa ilalim ng pangitaas ng ngipin, patunugin ito. Isaisip na ang letrang D ay isa sa mga pangngiping letra. Ito ang tunog ng letrang D. D. Sabayan nyo nga po ako. D, 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 D. Kayo lang. Marami pong salamat. Narito naman ang kanta para sa letrang D sa saliw ng Ako si Takuri. Dahil alam nyo na po ang tunog ng letter D, kayo po ang sisigaw doon sa tunog ng letter D. Eh, ganito po yan. Ako si letrang D, malaki at maliit, pang-apat na letra sa alpabeto. Isigaw ang tunog. Isigaw ang tunog. Isigaw ang tunog. At huwag kalimutan. Ulitin ko, kayo po ang sisigaw sa tunog ng letrang D. Ako si letrang D, malaki at maliit, pang-apat na letra sa alpabeto. Isigaw ang tunog. Isigaw ang tunog. Isigaw ang tunog. At huwag kalimutan. Okay, salamat po. Ang susunod ay ang letrang Q. Ibuka ng bahagya ang bibig, ilagay ang dulo ng dila sa bandang ilalim nito. Bigkasin ang tunog sa pagtulak ng tunog galing sa ngalangala. Ganito po. K. 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 Sabayan niyo po ako. K. 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 Kayo naman. Marami pong salamat. Ang susunod naman na letra ay V. Yan, gayahin natin ang nasa larawan. Gayahin niyo po ako. Ganito po ang itsura ng ng labi at ngipin natin nandito sa larawan. V. 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 Ayun. Sabayan niyo po ako. V. V. V.
May nararamdaman po kayong nag-vibrate sa inyong dalamunan. Narito naman ang kanta na para sa letrang V. Boom tarat tarat din. Boom tarat V, boom tarat V, tararat tararat V, V, V. Sabayan niyo po ako. Boom tarat V, boom tarat V, tararat tararat V, V, V. Yun po ang tunog ng letrang V. Ang susunod naman ay ang X. Ang tunog po nito ay X. Magkasamang tunog ng K at S. X. 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 Sabayan niyo, sabayan nga, niyo po nga po ako. X. 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 Kayo lang. Kayo lang. Kayo lang. Ayan. Marami pong salamat. At ang panghuling letra ay ang letrang Z. Ang pagbigkas ng tunog Z ay nakabuka ang bibig at makikitang magkadikit ang ngipin sa itaas at ibaba. Okay, ako po muna. Z, 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 z. Sabayan niyo po ako. Z, 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 z. Kayo naman. Magaling! Narito naman ang kanta para sa letrang Z na pinamagatang z, z, zebra. Z, zebra, z, zebra, z, z, zebra, z, zebra, z, zebra, z, zebra. Sabayan niyo po ako. Z, zebra, z, zebra, z, zebra, z, zebra, zebra, zebra. Okay, kayo naman. Magaling! At dyan na po nagtatapos ang aking pagbabahagi sa inyo ng Marungko Approach na tinatawag na Masyaw. Sana po ay marami kayong natutunan at ituturo po natin sa ating mga anak. Marami pong salamat sa pakikinig at muli, magandang araw sa ating lahat.